What's up? It's been a while nung gumawa ako ng video. And dahil medyo naging busy sa school, dahil thesis, yan. Bale, today ang pag-uusapan natin is top 3 na overrated cup brands here in the Philippines and top 3 underrated cup brands here in the Philippines. Bale, ito ay based on my observation lamang sa market, sa iba't ibang groups, di ba? Cup groups in the Philippines. Diba? Bali, big shout out to Pops Emil Martinez, kay Sir R. Ramos, diba? For sponsoring the cup dito sa video na to. Sensya na medyo low profile tayo. Diba? Dahil di ako makapag-edit sa laptop ko dahil sira siya. Then, disclaimer, yung mga pinapatuktok kong kanta is hindi sa akin. Diba? From OPM hip-hop artist mostly. Bale, ngayon, ang pag-uusapan muna natin ay yung top 3 natin overrated. Bale, paano tayo pataas? Bale, yung pangatlo ko, top 3 sa overrated cup is local brands, di ba? Hindi siya sa overrated or what, pero sa akin, maganda yung local brands ng Pilipinas. Dahil ang gaganda ng mga quality ng burda, quality ng material sa ginamit. Diba? Ang daming positive feedbacks. Bakit ko nasabing overrated siya? Kasi yun nga, sumikat nga siya. Nag-boom ang cup game Philippines na kung saan yung sariling design ng Pinoy. Diba? Yung mga konseptong Pinoy, solid na solid. Diba yung mga kulturang Pinoy yun, yung kay Papa Kels, yan, solid yung Papa Kels clothing na cup niya. Diba yun yung ano eh, mostly religious brand na tawag dito. Papakita ng yan, mga katolikong Pinoy, diba? Next is Whip Cups, one of my favorite. Sorry, wala akong sample yung ano eh, kay Papa Kels. Whip Cups, yan, one of my favorite brand. Diba, sobrang ganda ng quality niya. One of my favorite. Siguro may ilang part lang talaga na ano, pero yung quality, tinan mo yung loob sa atin. Diba? Yung print. Diba? Yung mga details na yan. Check that out. Sorry. Ayan. Diba? Check the details, guys. Ayan. One of my favorite, Whip Cups. Sayang lang di ako nagkaroon dati ng mga unang niyang release, yung Hellraiser, yung Mad Hatter. Kasi dati wala pa silang online na store kaya hindi ako maka-order eh, hindi ko alam yung shop nila. Yan, local brands. Ang daming magagandang local brands here in the Philippines. Diba? Ano pa ba yung mga ganda? Hindi ko kaya isa-isa yun eh. Dahil, ano, pero yun, top 3 ko yun sa overrated. Hindi dahil sobrang overrated siya pero nag-boom talaga siya last year and this year. Diba? Continuous may mga gumagawa. Batang 90s cup. Yan, nakailang beses na akong bili. Kay Des Frondono, shoutout sa Indie Cheese Clothing, di ba? Ang ganda nun. And umabot siya sa ibang bansa, naipaship ko na yun. Solid yung batang 90s cup na yun. Ang ganda ng fitting para sa akin, one of the best. Sabi, sobrang init na yan. Ah, bali, shoutouts nga pala kay ano, kay Buboy. Di ba? Oy, Buboy. May pinapabigay si Pops Emilio Martinez na cup. Message mo ako. Sorry, ngayon ko lang na-mention kasi yung busy nga ako sa thesis. Yan. Please, message mo ako para makuha mo na to. The next, yung pangalawa ko overrated is vintage. Vintage cup. Sobrang hype ng vintage cup sa Philippines, di ba? Umabot sa punto na may mga nag-aaway, yung pricing, di ba, nagtumaas. Hindi ko alam, di ako nag-collecta ng vintage cups kahit na medyo magaganda sila dahil alam kong maliit yung fitting sa ulo ko. Di ba? Hindi ko alam eh, may umabot ng 15K, 10K, which is, hindi ko alam, pero nasa kanila yun, please don't hate me. I'm just, ano, yung base lang to sa observation ko. Diba, vintage cups, yan, mataas ang pricing yan, overrated. And yung top 1 natin, maybe may idea na kayo. Or bitinin ko muna. Sige, bitinin ko muna. Lipat muna tayo sa underrated cups. Yan. Bali, yung top 3 na underrated cups na napansin ko in the Philippines is una, yung top 3, yung pinaka-mababa. Starter cup, di ba? Starter cups or yung mga collab na starter cups na yung ngayong release ah,
hindi yung mga vintage kasi may vintage cup yung starter. Bali, one of the underrated starter cup. Yan, starter cup. Sorry, ito lang yung meron akong starter cup. Dahil sobrang gusto ko siya. Tupac. Yan, All Eyes on Me. Hindi ko alam kung bakit siya naging underrated sa kabila ng ganda ng quality niya, yung design niya sa akin, ha. Retrofied na mga vintage design. Sobrang classic. Ewan ko, gusto ko kasi yung classic yan. Mga 90s kasi yung design na ganito. Pero ito kasi retro. Yan, Tupac. All Eyes on Me. Diba? So, sobrang ganda nung quality ng starter cup. Sa mga mahilig sa retro dyan, may mga, alam ko, naglalabas din sila ng mga ano. Yan, collab with the streetwears. Sobrang solid. Hindi siya napapansin in the market. Mostly, ha. Konti lang nakita ko kung nabili ng starter cup. Siguro yung mga mahihilig lang talaga. Diba? And the next is... Ah, ito. One... Naging underrated siya. Underrated. Sa kabila, nagganda ng quality niya, promise. The Pro Standard. With authentic leather, yung brim. Makapal na leather strap din. Authentic leather. I don't know what happened, pero... Hindi siya ganong nag-boom sa Philippines. Diba? Hindi ko alam eh. Pero kasi sa ibang bansa, ang ganda ng quality niya. Yung sweatbands niya makapal na parang jersey. Parang absorbent talaga siya ng pawis kapag ano. Makapal din yung tela niya dito. Diba? I don't know. Pero underrated siya for me kasi... Hindi siya masyadong mabili sa kabila nung siguro dahil sa price. Yung certain point na ang SRP niya kasi nasa $40 to $60. Bira siya mag-sale. And kung nagsisale naman siya, minsan sa experience ko sa pagre-resell, tinatawaran. Kasi, yun nga, siguro hindi familiar ang Pinoy. Hindi ganun ka-familiar ang Pinoy sa brand na Pro Standard, pero ang ganda ng quality ng Pro Standard para sa akin. Ganda ng fitting niya. Diba? Sobrang solid ng fitting ng Pro Standard. Sobrang... Sa akin, ha? Gusto ko yung Pro Standard. And yung borda niya, iba rin yung quality. Diba? Wala akong nakikita ng ano niya, excess stitchings. Wala akong nakikita ng excess stitching sa kanya. Tapos, may kasama tong pin, guys. Dalawang pin yan. Isang team... Ang ba, Chicago Bulls, may kasama siyang pin, tas Pro Standard na pin. Minsan, nagbibigay sila ng isa pang extra na pin. Depende doon sa cup. Yan, bali yun yung top 2 ko na underrated sa Philippines. Diba? And, kayo, pwede nyo i-comment sa baba kung ano yung top 3 overrated nyo and top 3 underrated nyo na hindi ko na-mention dito based on your observation or opinion. Ito kasi base sa aking observation. Lately, this late 2018 and early 2019 na kung ano yung mga patok na patok. Bali, punta muna tayo sa top 1 na underrated na cup. Bali, magugulat kayo dito. Siguro magugulat kayo in certain point, di ba? Pero shoutouts muna doon sa pumayag na ibalik itong cup na to. Ito yung isa sa pinaka-paborito ko. Siguro hindi ko lang siya kaya binalikan ko siya para makuha ko ulit. Diba? Shoutouts dahil nakuha ko ulit yung Hoyas. Yan. Ito yung one of the most underrated cup ngayon sa Philippines. Bakit siya top 1? Kasi nandun pa rin yung quality niya. Pwede siyang umangat sa overrated. Pwede siyang umakyat doon. Pero underrated siya ngayon. Dahil madami nagbitaw ng mga Michelle Ines collection nila right now. I don't know why. Pero isa to sa pinaka gusto kong brand kasi sobrang nababalik yung old school with magandang quality. Diba? Saan kasi quality yung habol ko. Not just ano, gusto ko yung tatagal pa ng few years. 5, 10 years, 20 years. Diba? Isa sa pinaka gusto ko, Michelle Ines. Diba? Ang ganda. Ito yan, kagaya nito, Hoyas. Hindi na makakolekta ng Michelle Ines kasi yung mga hanap ko wala na. Kagaya ng Georgetown Hoyas, wala na umahanap na script, wala na umahanap ng OG logo, yung one tone na navy blue, tapos may bulldog lang na dito sa harap, wala na umahanap. Sobrang hirap niya na, sobrang mailap. Ayan, Mighty Ducks, isa sa may, ito, Michelle Ines din to. Ayan, diba? Isa sa mga paborito ko siya. Diba? Ayan, grabe.
Hindi ko alam bakit biglang bumaba yung parang hindi naman sa bumaba yung value. May mga matataas pa rin na price. Yan, 6 rings na pinstripe Chicago Bulls, 'di ba? Sobrang ganda noon. Yung collaboration ng Michelle Ines with Jordan. Sobrang solid noon. Last year yata nilabas yun or 2017. Sobrang limited. Ano pa? Yan. Michelle Ines, based sa observation ko. Hindi na siya masyadong boom na yung hindi na masyadong boom yung market niya ngayon. I don't know why. Pero sobrang ganda ng quality ng Michelle Ines. Kaya siya yung naging top 1 ko sa underrated. Pero overall, para sa akin, siya yung pinaka-paborito kong brand. Then, punta na tayo sa ating top 1 na overrated. Maybe may idea na kayo kung ano yung brand yun, di ba? Pero bago ang lahat, shoutout ulit kay Pops Emil Martinez para sa mga cups na ating pinapakita today. And sa Cups for All, yan. Sila yung number 1 cup group in the Philippines, Cup Freaks, at iba pang mga cup groups na Backyard Philippines. Then sa mga mayrig sapatos, join Flip Sneakerheads, pero naka-base siya sa US. Big shoutout kay Sir R. Ramos. Yan. But let's go na sa ating top 1 overrated. Hindi ko siya nasabing overrated dahil ano, pero siya yung pinaka tinatakili kasi ngayon. Diba? New era. Sorry ah, black on black na yung pinili ko dahil ito yung favorite ko, Eminem. Sobrang influential niya sa music na gusto ko. Yan, Eminem, Triple Black. Diba? Bakit new era yung ano? Siyempre sila yung pinaka-boom ngayon sa cup game. Sila yung hindi lang sa Philippines, maybe both international din and local. Kung bakit new era? Siguro hindi lang ano eh, tawag dito. Hindi lang dahil sa tagal na nila. Pero nandun yung ano eh, ang lawak ng yung variety na pwede mo pagpilian. Sports brand. Yan, MLB, MILB, 'di ba? Minor League. NFL, 'di ba? Ano pa ba? NBA. Dami nilang ano, various ng pagpipilian, mga collaborations sa iba't ibang brand, A8, Supreme, 'di ba? Dami, sobrang solid ng mga brand na 'yon. Eh yung kapag sinabing yung FOG, 'yan, sobrang sabok, sobrang nag-boom yung brand na 'yan last year. 'Di ba? Yung collaboration nila sa New Era, dami talaga, sobrang na-hype. Next is sizing, 'yan. Sa tingin ko kung bakit talaga hindi mawawala sa ano yung new era kasi yung sizing niya. Dahil ang daming pagpipilian, small, medium, medium to large, one size fits most, sa fitted, ang dami nilang sizing sa fitted, 'di ba? Kung bakit siya naging overrated, madami siyang kayang i-cater. 'Di ba, mga skater. Yeah, may mga clothing brand kagaya ng Undefeated na kinokolab nila, Stassi. Ano pa ba? Yung Grizzly, di ba? Yung design is Spider-Man, yung design is Adventure Time. Di ba? Yung mga fan ng mga comics, kagaya ng DC, ng Marvel. Di ba? May mga Superman sila, Batman sila na branding ng New Era. Ano pa ba? Madami pa eh. Di ba? Kagaya ng Iron Man. Di ba? May mga fan ng mga DC comics, na Marvel Comics, 'di ba, Marvel Universe. Sobrang ano pa ba? Lalo na ngayon, lalabas yung Endgame ng The Avengers. Ano pa ba? Yeah, yung mga mahilig sa hype brand, yung mga Supreme nga kagaya na sinabi ko kanina, and other like fitted cups ng MLB, sobrang ganda noon. Bale 'yun. 'Yun yung base sa aking observation and opinion na top 3 overrated and underrated. Diba? Para sa inyo guys, mga kapatid, mga kapwa ko, collector, mga seller, ano yung top 3? Top 3 nyo na overrated, top 3 and underrated na cups na hindi ko na-mention before. Sana, dito sa video na to, sana, no hate. Just, this is based on purely observation kung ano yung tumatakbo sa market. Please comment down below kung bakit yun, yung mga para sa inyo top 3. Then next time, let's showcase ano yung pinaka-favorite nyo. Di ba? Bali dito muna, dito nagtatapos ang lahat. Maraming salamat. Boom!